kwentong ito ay isang kathang isip lamang. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya o nagkataon lamang. Episode 3. Hindi pwede, Hope. Bakit ka titira sa boarding house? Magbabayad ka pa. Samantalang dito sa bahay ay libre ka na sa pagtira. Galit na wika ni Marga. Mami, kasi mas malapit. Mas maliit ang gastos ko sa pamasahe at makakapag-overtime ako araw-araw. Maibibigay ko ang perang kailangan mo. Katwira ni Hope. Tigilan mo ako, Hope. Gusto mo lang makatakas dito at ayaw mong magbigay. Padabog pa ang iniurong ni Marga ang isang upuan. Tutupad po ako, Mami. Ibibigay ko sa iyo ang 10,000 bawat sahod ko. Kumain na po kayo. Kikiusap na wika ni Hope. Dasal niya na pumayag si Marga. Nahihirapan na siya sa biyahe at madalas ay nagkakasipon siya dahil hindi sapat ang kanyang tulog. Hinihintay niya ang sagot ni Marga nang tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa. Excuse me po, Mami. Bumaba siya ng terasa at doon sinagot ang tawag. Si Dr. Adrian ang tumatawag. Hello po, Dr. Daddy. Kahit nakakaramdam ang dalaga ng pagkainis, ay pinasaya pa rin niya ang bati sa kausap. Hello, Hope. Nabasa ko yung mga messages mo. Ipagpatuloy mo lang ang pakikipag-usap kay Amy. Darating din ako sa siyang magkikwento sa'yo. Wika nang nasa kabilang linya. Yes po, Doc. Naikwento ko na nga po ang talambuhay ko sa kanya eh. Tumawa si Hope. Nauubusan na kasi siya ng kwento, kaya pati tungkol sa buhay niya ay naidaldal na niya kay Amy. Tumawa rin ang doktor. Siya nga ba? Alam mo, mas maganda kung may magti-trigger kay Amy na isa pang pangyayari para magsalita siya. Wika nito. By the way, kaya ako tumawag kasi gusto kong ihanda mo si Amy bukas. Birthday ng father niya at ilalabas natin siya. Wika ni Adrian. Okay po, Doc. Sangayon ng dalaga. Pabalik na si Hope sa kanyang tiya nang pumasok ang kanyang pinsan na lalaki. Uy, ganda ng cellphone ni Hope ah. Wika ng pinatilyo, sabay hablot mula sa kamay ng dalaga. Akin na yan, Mikael. Hinabol ni Hope ang pinsan at nahawakan ito sa damit. Makulit ang kanyang pinsang lalaki at kahit kailan ay hindi siya nito tinatawag na ate. Ano ba yan? Galit na wika ni Marga. Si Hope, Mami, may bagong cellphone. Wika ng binatilyo na pilit itinatago sa kamay ang cellphone kay Hope. Bumili ka na naman ng cellphone, Hope. Napapansin ko na panay ang bago sa mga damit mo. Magtapat ka nga. Na-increasean ka na ng sahod mo. Kaya gusto mong magsarili? Nakapamaywag na si Marga at naniningkit na ang mga mata. Hindi po, Mami. Pairam lang sa akin yan ng isang doktor kasi nasira ang cellphone ko. Mangiyak-iyak na si Hope sa akusasyon ng kanyang tiya. Pilit niya rin inaabot ang cellphone mula kay Mikael. Akin na yan, Mikael. Makakagalitan ako kapag hindi ako natawagan ni doktor. Baka matanggal ako sa trabaho. Dagdag wika pa ni Hope. Mikael, bigay mo yan. Utos ni Marga sa anak. Para cellphone lang, gamot mo. Wika ng binatilyo. Padog na ibinigay kay Hope ang cellphone at tumalikod. Huminga ng malalim ang dalaga. Bakit ganun ang kanyang mga pinsan? Lahat na lang yata ay pinagkakainteresan kung ano ang mayroon siya. Samantalang, sunod sa layo ang magkapatid hanggang sa kasalukuyan. Totoo ba na pinahiram sa'yo yan? Tanong ni Marga. Opo, Mami. Sagot naman ang dalaga. Siguraduhin mo lang, Hope. May babala ang tono ni Marga. Opo, nagsasabi ako ng totoo. Sagot naman ang dalaga. Akmang tatalikuran na siya ni Marga nang maalala ang pinag-usapan nila ng tiyahe. Eh, Mami, yung tungkol sa paglipat ko ng boarding house. Hindi ka pwedeng tumira kahit saan, Hope. Maliwanag? Sabay talikod ni Marga. Laylay ang balikat ni Hope.
Unti-unti na siyang nakakaramdam ng depresyon. Pinagsama-samang pagod sa biyahe, kulang sa pagkain at tulog, at problema sa pera. Napaiyak na lamang ang dalaga. Kinabukasan ay maaga si Hope kahit medyo nakakaramdam siya ng pagkahilon at pananamlay. Sinunodya ang bili ni Dr. Adrian na ihanda si Aimee sa birthday ng ama nito. Sinundo sila ng driver ni Mr. Andrada. Magkatabi si Aimee at Hope sa likuran ng sasakyan at habang si Adrian ay tabi ng driver. Habang nasa sasakyan ay malambing na nakayakap kay Hope si Aimee. Hinayaan naman ito ng dalaga. Napahanga si Hope nung pumasok ng sasakyan sa isang bahura. Hindi niya sukat akalain na napakalaki pala ng mansyon ng pamilya ni Aimee. Habang si Adrian ay nakatingin kay Aimee, pinagmamasdan niya ang babae na waring namamangha sa buong paligid. Nakabang naman si Mr. Andrada at kitang-kita ang masayang ngiti nito. Paika-ika at nakatungkod itong sumalubong. Aimee anak! Niyapos agad nito si Aimee at napaluha. Daddy, isang salita na namutawi sa mga labi ni Aimee. Himakap ito at humagulhol na parang bata. Walang bisita sa birthday ni Mr. Andrada. Tanging sila lamang ang pinaghandaan ng salo-salo. Tahimik lamang si Aimee. Hindi man lang ito nagsalita. Tanging si Mr. Andrada ang nagkikwento at sinasagot naman ni Adria. Si Hope ay nakikinig lamang sa usapan. Wala naman siyang ideya at wala naman siyang karapatan na sumali sa usapan. Si Aimee ang kanyang binigyan ng pansin at kinakausap tungkol sa masarap na pagkain. Pagkatapos kumain ay nag-iya si Mr. Andrada sa salas at doon itinuloy ang kwentuhan. Aimee, nais mo bang bisitahin ang iyong kwarto anak? Pinalinis ko yon, wika ni Renato. Nakita ni Adrian ang paggalaw ng mga mata ni Aimee. Nagpapakita ito ng interes. Take your time, Aimee. Isama mo si Hope, wika ni Adrian, at tinanguan si Hope. Tara, Miss Aimee, bisitahin natin ang kwarto mo. Excited na wika ng dalaga. Sinanyasan ni Renato ang isang kasambahay at sinamahan ng dalawa patungong kwarto ni Aimee. Wow! Ang laki ng kwarto mo, ate! At ang ganda! Humahangang wika ni Hope. Nakatayo sa gitna si Aimee. Waring may hinahanap ang mga mata. Lumapit ito sa lamesita at may dinampot. Nakiusyoso din si Hope. Ang ganda niyo pareho. Sino ang blonde ang buhok na ayan, ate? Kapatid mo? Tanong ni Hope habang sinisipan ang hawak na picture frame ni Aimee. Venus, wika ni Aimee na hinaplos-haplos ang litrato. Malungkot ang mga mata nito. Nasaan na siya, ate? Usisa uli ni Hope. She's dead. Malungkot na wika ni Aimee. Magtatanong pa sana si Hope pero nakita niyang tumulo ang luha ni Aimee. Ay, wow! Ate, ang ganda nito! Wika ng dalaga, sabay dampot ng isang Eiffel Tower miniature. Tinampot niya at ipinakita kay Aimee ang miniature para maiba ang kanilang usapan. Pakiramdam niya kasi ay may malungkot na alaala kay Aimee ang hawak ng litrato. From day niya, wika uli ni Aimee, hinawakan nito ang miniature at malungkot na hinaplos. Pinagmamasdan ni Hope si Aimee. Lahat yata ng nasa kwarto ng dalaga ay may malungkot na alaala. Iginala niya ang paningin. May nakasabit na portrait ng dalawang bata, isang lalaki at isang babae. Alam niyang si Aimee ang batang babae at ang lalaki ay malamang kapatid dahil may resemblance ang dalawa. Ate, ang cute mo dito! Wika ni Hope sabay akay kay Aimee sa tapat ng portrait. Ate, siya ba si Daniel? Ang nagdalaga. Daniel is dead. Pagat labing wika ni Aimee at para itong iiyak. Ate, punta tayo doon sa veranda. Hinawakan ni Hope sa braso si Aimee. Ilalayo muna niya si Aimee sa kwarto nito.
Mukhang mas naaalala nito ang mga masasakit na nakaraan, kung ano man yun. Wow, ang ganda naman ng landscape. Saka presko ang hangin. Hindi ka ng dalaga. Sininghot-singhot pa niya ang hangin. Nakakaramdam siya ng hirap sa paghinga. Samantala sa salas ay nag-uusap pa rin sina Adrian at Renato. Ibinalita ng doktor ang nakikita niyang improvement kay Amy na ikinatuwa ng ama nito. Nagulat sila nang makarinig ng sigaw galing sa veranda. Mabilis na tumakbo si Adrian, agad naisip si Amy. Hope, gising! Pumapalahaw si Amy ng iyak. Nakaluhod ito at tinatapik ang pisngi ni Hope na nakabulagta sa sahig. Jesus Christ, Hope! What happened? Mabilis na dinaluhan ni Adrian ang dalaga. Hope, wake up! Sumisigaw si Amy habang umiiyak. Pinunsa ni Adrian si Hope at pagkatapos ay binuhat saka dinala sa sala. Patuloy naman sa pag-iyak si Amy. She'll be fine, don't worry. Wika ni Adrian at tinapik ang balikat ni Amy. Unti-unti naman na nagkamalay si Hope. Hope, what happened? Tanong ni Adrian habang dinadama ng kamay ang noo at ang buong ulo ng dalaga. Medyo mainit ka. Hindi ka ba nasaktan ng nabukulan? Nahilo lang po ako to. Mahinang wika ni Hope. Okay na po ako. Nagdagwika niya, pero ang totoo ay nanghihina talaga siya. Namumutla ka, Hope. Dadalhin kita sa ospital. Nag-aalala ang wika ni Adrian. Huwag na po. Medyo ipapahinga ko na lang. Don't cry na, Miss Amy. Wika ng dalaga. Nakikita niya ang labis na pag-aalala sa mga mata ni Amy. Dok, pagpahingahin mo na lamang siya sa kwarto ni Amy. Wika ni Renato. Nakita ni Adrian ang pagtamo ni Amy. Hope, pahinga ka na muna. Mamaya pa naman ang balik natin. Inalalayan ni Adrian si Hope patungong kwarto. Nakasunod naman si Amy. Ikinagulat ni Adrian ang kilos ni Amy. Ito na mismo ang nag-ayos ng unan sa ulo ni Hope at tinabihan ang dalaga. Okay ladies, mag-beauty rest muna kayo. Natutuwang wika ng doktor. Tumawa rin si Hope. Thank you, Dr. Daddy. Thank you, Auntie Amy. Wika ng dalaga. Kahit masigla ang sagot ni Hope, ngunit pakiwari niya ay hinahatak ang mga mata niya na pumikit. Naramdaman niya ang paghiga ni Amy sa kanyang tabi. Hindi niya tukoy kung nananaginip pa siya, pero ramdam niyang may humahaplo sa kanyang buhok. Makalipas ang ilang oras, ay nagising si Hope. Nakita niyang tulog si Amy sa kanyang tabi at nakayakap sa kanya. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay nito at bumangon. Hala, hapon na pala. Nawika niya. Nagising na rin si Amy. Hay ate, ang sarap ng tulog nating dalawa. Matawang wika ng dalaga. Are you okay? Tanong ni Amy. Hinaplos-haplos pa nito ang pisngi ng dalaga. Yes ate, thanks ha. Sinamahan mo pa ako. Natutuwang wika ng dalaga. Ngumiti si Amy at hinaplos-haplos naman ang buhok ng dalaga. Naninibago man si Hope sa ikinikilos ni Amy, ay natutuwa naman siya. Nakikinita na niya ang paggaling ni Amy. Ladies, are you ready? Kumakatok na si Adrian. Yes, Doc. Malakas na wika ni Hope. Tara, let's ate. Inakay ni Hope si Amy sa braso. Habang pauwi ay masaya pa rin si Hope. Masaya siya dahil may progreso nang nakikita kay Amy. Alam niya, maiksi na lang ang panahon na ilalagi ng babae sa hospital. Naisip niya rin si Doc Adrian. Nakita niya ang labis na pag-aalala nito sa kanya. Ang alam niya ay walang asawa at anak ang doktor at matagal din itong nanirahan sa Amerika. Piling napangiti si Hope. Ano kaya paglapitin niya sina Amy at Doc Adrian? Kinilig pa ang dalaga sa iniisip. Tingin niya ay magkasing edad lamang ang dalawa.
Nagustuhan niyo po ba ang kwento? Abangan ang susunod na kabanata. Pa-subscribe na rin po ng aking channel. Bye-bye!